Ang katana ni General Tomoyuki Yamashita nakarating sa Mindanao. Gaano ba katotoo ito, mga ka-Treasure Hunter? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Part 2 po ito noong naging topic natin kahapon, no? Paano nga ba nakarating sa Mindanao kung sakaling legit man itong kanilang nahukay, nakuhang katana daw ni General Tomoyuki Yamashita. No, napakagandang topic po ito, kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito, sapagkat napakahalaga po ito para po sa Yamashita treasure hunting. Ito ay matanda, 135 years old na. Yung samurai. General sa una. Magandang araw po sa inyong lahat, mayong adlaw sa inyong tanandiha sa Kabisayaan o Kamindanawan. May adnadlaw sa inyong tanandira sa Bakulod kag Iloilo sa akon mga kauturan ng mga Ilonggo. No? Naimbag na aldaw kada kayo amin, mga kakabsa tayo na mga Ilocano. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No? Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang video natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita treasure hunting. At itong ang video, no, video po ito na ipinadala sa atin mula po sa ating kababayang Yamashita treasure hunter daw na nakahukay daw sila ng katana ni General Tomoyuki Yamashita. At itong ang video na ito ay ipinapakita nila, no, ito pong katana, sundang itak ng mga Japanese Imperial Army daw, no? Ito po ang ating pag-uusapan ngayon kung gaano ka-legit ito, no? Legit ba ito o hindi? Kaya tutok po kayo, no? Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, no? Haters, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panunood po sa aking mga videos, no? Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload at bilang suporta po sa aking channel. So, continue po tayo, no? Wala po tayong break. Diretso po tayo sa ating topic, no? Ito pong video na ito na kung saan na-i-post natin kahapon. Bali, part 2 na po ito. So, maraming ang nag-comments, mapa-Facebook, no? Mapa-YouTube ay mayroong mga comments. At tinitingnan natin yung tama na comments ng atin pong mga kababayan, no? At maraming comments na pwedeng legit, pwede ring hindi, no? At unahin natin yung hindi daw legit, no? Hindi daw tunay ito. So ilan lamang ang nagsasabi, medyo mas maraming nagsasabi na legit o totoo ito, no? Sa Facebook naman, maraming nagsasabi na hindi legit. So paano nga ba naging hindi legit, no, sa kanilang pananaw, sa kanilang paningin? Una, no, si General Tomoyuki Yamashita, kasi itong itak na ito, itong katana na ito ay may tatak na Tomoyuki Yamashita sa dulo ng kanyang blade, no. Pangalan ni General Yamashita. At kung titingnan nga natin, no, hindi natin mahalata kasi luma na. So na, sa nagsabi na ito daw ay hindi totoo sapagkat si General Yamashita ay nasa Luzon, no? At dito nga sa Cordillera siya nanirahan ng matagal, no? Sa Ifugao, no? Sa mga Cordillerans. Sa Luzon nga siya matatagpuan itong si General Yamashita. So kung sa Mindanao nanggaling yung espada niya, medyo malayo nga, no? Hindi naman pwedeng tumalon lang siya doon kaagad. So yun po ang unang rason na pwedeng hindi legit. Pangalawa, may nagsabi na hindi daw pangit ang paggawa ng
katana ng mga Japanese Imperial Army. Napakaganda ang hawakan. At ang serial number ay nasa loob daw ng yung hawakan. Nabubuksan daw yung hawakan. So, yung makikita natin doon sa espada ay ang serial number niya ay nasa itak lang, no? Nasa espada lang. Na kung saan medyo salungat nga doon po sa mga espada po ng mga general, no? Na medyo matulis, napakaganda ang pagkagawa. Pero ito medyo iba ang size niya, no? Medyo malapad konti. At medyo ibang itsura. At saka yung design may mga stars at saka may mga heart, no? So medyo hindi pa tayo nakakita nga ng ganong klase. So sa mga expert ay madali itong mahuli. At pangatlo, no? Na-type daw nila yung serial number, no? Wala daw lumalabas. Iwan ko lang kung totoo ito. Sa Google lang nila tinatype siguro. So, maaaring hindi naman siguro sa Google, no? Hindi po pwedeng lalabas yan sa Google automatic. Kasi ang record niyan ay wala naman sa Google. Posibleng nasa Japan government, no? Kapag pumunta ng Japanese embassy sa Japan, ay posibleng mahalungkay, no? Kung talagang tunay yung serial number na nasa itak, no? Nasa katana. So, doon po yun majajudge. So, yung mga valid reasons na hindi legit, ay yun nga, yun po yung mabibigat na katanungan ng atin pong mga viewers, no, mula po sa YouTube. So sa Facebook naman maraming nagsasabi hindi legit, no, hindi totoo, kasi daw yung hawakan ay pangit, no. Ang hawakan ng katana ay napakaganda, no, nang makikita natin magandang pagkagawa. Pwede naman sigurong nasira na, no, kung ibaon yan, nahukay, ay napalitan na nila yung hawakan. Pwede rin yun, no? Kasi wala namang matibay dyan sa lupa kapag kakinain siya dun sa ilalim ng lupa na basa, no? At yung blade na lang ang natira na hindi kinakalawang kapag mga precious metals na ganyan. So, posibleng mayroon namang kakaiba talaga ng mga katana siguro na specials na hindi pa natin nakikita, no, sa mga mata. Kaya pwede rin yun, no? Yun po ay pwedeng mangyari sa mga katana po ng mga Japanese Imperial Army. So, yun po yung mga rason, no, na hindi sila naniniwala. Idagdag natin, no, no, itong bakit pwedeng maging totoo o pwedeng maging tunay. So, ang mga katana, no, malalaman lamang talaga yan sa serial number, sa verifications, sa records ng mga serial number. At yung nakadisplay na serial number, no, na makikita natin at saka luma yung katana, halos uka-uka na yung metal, ay masasabi nating pwedeng legit, no, matagal na. Matagal na kasi embasihan natin yung kalumaan, eh. Although iba ang pagkayari kasi iba-iba siguro ang design ng mga katana. Mayroon maaring mayroong mga itinatagong katana noong unang panahon, no, na tinago ng mga Japanese Imperial Army na sila lang ang nakakakita, wala pang nakakakita sa mga mata ng tao, hindi pa nakita ng mga mata ng tao. Special kumbaga itong mga katana na ganito. Kung sakaling legit talaga ito, no? So makikita nga natin lumang-luma, no? Nagbabase tayo doon. At saka yung tatak sa dulo na may nakatatak, kasi kahapon sinabi natin sa mga expert, kung marunong kayong bumasa ay mababasa natin na kung ano yung nakalagay sa dulo, no? Ang nakalagay daw sa dulo ay Yamashita, Tomoyuki Yamashita, no? Maraming nag-comments yan. Yung kanji na nakasulat sa dulo. So, yung mga sulat, luma yung espada, magandang klase yung metals, at may serial number, ay magpapatunay na posibleng legit ito. Kasi may mga palatandaan. Yung hawakan lang, ay sabi nila ay pangit,
pwedeng napalitan yun, pwedeng sila na ang gumawa noon kasi maaring nadurog sa kalumaan, sa katagalan. Pwede rin yun. At isa pa, idagdag natin na ito po ay hawak ng isang matanda, lolo. Kung sakaling ito ang may-ari, no, siya ang nagmamay-ari, siya rin ang nakakaalam kung saan niya ito nakuha. Pwedeng talagang nahukay niya ito, kung saan niya tagpuan, yun po ang magpapatunay na legit o hindi, no? Kasi siya ang magsasabi na, uy, nakuha ko ito, nabili ko ito noon sa Sabah, no, sa Malaysia or sa China, kaya nagkaroon ako ng ganito. Kaya kopya lang ito. So siya ang makapagpatunay niyan, no? Itong matanda, kasi siya, kung siya ang may-ari, siyang nakakuha. Pero kung ipinahawak lang yan sa kanya, nung mama, no, ang mama ang nakakaalam kung saan nila nakuha talaga yan, pwedeng recopy yan, pwedeng imitation yan, galing sa Sabah na nanggaling naman sa China. Pwede rin yun. Kasi napakagaling po ng mga Chinese ngayon mag-clone ng mga iba't ibang klaseng kagamitan, no, mapaluma man o mapabago, ay kayang gawin ng mga Chinese ngayon sa panahon. Ang mga diamonds nga, nagagaya na ngayon, lab-grown, no? Parihas lang sa natural diamond. So, hindi malayo na yun po ang dahilan na pwedeng magpapatunay kung legit ba o hindi yung nakuha nilang katana daw ni General Yamashita, no? So, yun po ang mga rason, no, na pwedeng hindi totoo, pwede ring totoo, no? At ito po ay ibinibenta nga, no, sa halaga daw na 1, no, M. Yun daw ang kanilang binta, no? So, ipa-plus natin yung number nila kasi sabi nila i-plus daw yung number para makahanap daw sila ng possible buyer, no? So, payo ko po sa inyo, sa lahat po ng magkaka-interest dito, kasi mainit itong kayamanan pagdating sa Yamashita Treasure. Bago ninyo ito bilhin, ay suriin ninyo yung serial number, no? Kung walang record doon po sa record sa Japan sa mga samurai soldiers, ay huwag niyong bilhin sapagkat piki ito. Pangalawa, yung precious metals na ginamit, no, o yung metals na ginamit doon po sa katana, kailangan kapag nasuri na, uy, platinum ito, o precious metals ito, o mahalagang metals ito na ginamit ng mga Japanese, ay pwedeng legit yan. Pwedeng bayaran, no? So, suriing maigi para hindi mapiki, no? Tayo lang naman kasi ay nagbabase sa ating mga nakikita, no? Huwag tayong magpapaloko, huwag tayong magpapaisa sa mga nang-iisa. Walang nakakaisa sa hindi nagpapaisa. Yan po ang tandaan natin. So, yan po ang kanilang contact number daw. So, tingnan ninyong maigi, no? Suriing maigi bago bilhin ang mga ganitong klaseng mga kagamitan, kayamanan ng Japanese Imperial Army. Kahit magpapakita pa yan ng mga gold bars, kung mauta kayo, no? No? Walang scammer kapag walang nagpapa-scam, no? Waisan lang yan. So, suriin, i-check ng maigi, maging wise sa lahat ng hakbang sa pagbili o sa pagkuha ng mga kayamanan na kung saan kiniklaim na ito po ay Yamashita Treasure. So, hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo. Tayo, nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng kaunting kalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting, no? Hanggang sa susunod po, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap. Thank you very much. Oh, Rasau. Ito juga karbon bahan.
Ah, itong may ari, sir. Hawakan mo. Tingnan mo. Itong katitir niya, sir. Isubo. Yeah. Para may magamit pa. Naglabas ang matris. Si Yamashita. Tabako. Ito yung matanda, 135 years old na. Itong sa Moreno. General sa una. Oh, ito ko to. May kimoto. Sabi yun. May katitir na. Hindi na naglabas ang titi. Ihi. Hindi mo kalabas ang ihi. Oh, marunong pa mag-Tagalog? Oo. Aji na mo to? Oo, may kimoto. Yan ang century, Tintin. Sabi. Nandiyan pedugo, kinatigpas niya sa mga tao ah. Eh, hindi nagkasunod. Siya, Maston. Ang gugungan niya. 2024 na ngayon.